katulad ng medyo masama sana namumuti na parang nilagyan mo ng coconut water yung ibabaw ng agar mo. Usually, kadalasan sa ganun is contaminated. Hello mga ka-happy growers! So, natapos na ang ating sterilization process ng ginawa nating medium. So, i-check muna natin kung may mga contamination na nag-occur para at least malaman natin kung enough na ba yung sterilization duration natin sa pag-sterilize natin. Ano? Isa-isahin natin to, guys! Parang wala, ano? So, guys, wala tayong contamination. Wala tayong didiscuss. Happy growing! A few moments later. So, mga happy growers, sorry, meron pa lang kuntong sa ginawa natin. So far sa lahat ng ginawa nating sterilization ng medium, meron tayong nakontam pero iisa lang. Sa lahat ng in-sterilize natin, iisa lang ang nakontaminate natin. So, hinintay muna natin yung 5 days bago tayo mag-check ng contamination. So far hindi naman siya fungal but a bacterium, no? Contamination. So far yung sterilization for intermittent heating, effective naman. Kahit mga 2 hours lang ng boiling. And then after 2 hours of boiling, lagay nyo lang somewhere na hindi naman maalikabukan or somewhere na hindi naman laging naarawan para hindi rin naman siya magkaroon ng pag-shrink ng agar ninyo. Pwede naman yun. So since meron tayong contamination, ito na mismo yung gagawin nating discussions ngayon, ano? Paano ba nagkakaroon ng occurrence ng contamination? Saan ba? Kaya, papakita namin bakit nagkakaroon ng contamination. So, ito siya. Pakiabot nga. Hala, mayroong kamay. May kamay! As you can see, bacterial contamination, once na nag-sterilize kayo ng bacteria, usually, nag-o-occur yan after 24 hours or 48, visible na siya sa loob ng bote eh. Pero, kami, ang ginagawa namin, after 3 days of sterilization namin, tsaka namin chine-check for bacterial checking, no? Yun, mag-o-occur na or visible na yung bacterial contamination nun sa bote. But after 5 days, we're going to check the bottles again for another contamination checking, for the fungal checking naman siya, for fungal monitoring naman. Kasi usually lumalabas ang fungal hyphae ng mga fungi every 5 days, visible na siya. Actually 4 days or 3 days meron na eh. Pero syempre, typically as tissue culturist, since yun yung ginagawa namin nung bago ako, after 5 days bago namin siya gamitin yung medium or tataniman namin. So ganun yung ginagawa namin. Kung mapapansin nyo, kung mukha siyang katulad ng medyo masama-masa na namumuti na parang nilagyan mo ng coconut water yung ibabaw ng agar mo. Usually, kadalasan sa ganun is contaminated ng bacteria yan eh. No? Hindi ko na i-discuss yung specific bacterium kung ano siya, pero bacteria siya. Okay? So, kapag fungal contaminants naman siya, usually ang makikita nyo, amag mismo. Kung familiar kayo sa amag ng tinapay, or amag ng tiles ng CR ninyo, meron din naman yun, makikita nyo. Tsaka, wag nyong bubuksan agad-agad. No? Kapag may contamination, tapos gagawa kayo ng media, ay gagawa kayo ng cloning nyo, i-isolate nyo muna siya, pero wag nyong gagawin. Ang paglilinis ng bote is isang buong araw or isang araw mo siyang gagawin na hindi ka maggagawa sa loob ng laboratory mo or sa loob ng transfer case mo. Kung gagawa ka naman ng pagkuklone mo, pwede kang maglinis ng bote after na ng pagkuklone mo. Hindi mo siya pwedeng uunahin. Or else, kakapit yung mga microorganism or fungal spores, microbial spores sa katawan mo at yun yung magkukos ng contamination sa'yo eh. Kung gagawin mo yun, either maligo ka muna bago ka gumawa, pwede pa rin naman. Pero wag mong uunahin mag-decontaminate bago ka mag-tissue culture or bago ka maggawa sa laboratory mo. Or else, lahat ng gagawin mo, kontam pa rin yan. Sayang yan. Instead na maging productive ka, maparami mo yung ginagawa mong cultures mo, baka yun pa yung mag-cause ng
pagkaroon ng extinction ng mga kinukultures mo. So, counterproductive naman tayo doon, di ba? Kaya, ganun yung ginagawa natin. Okay? By the way, guys, ang kadalasan na ginagawa naman namin sa paghuhugas naman ng bote. Once na naghuhugas kami ng bote or nadidecontaminate kami ng mga contaminated na medium, no? Or ng mga contaminate na halaman namin sa loob ng bote. Usually, ang ginagawa namin, hindi na namin siya dinidecontaminate or pinapakuluan through intermittent heating, through pressure cooker, or inu-autoclave pa. Ang ginagawa lang namin is tinatanggal lang namin yung agar, nilulubog namin sa batsa na may tubig, and then hinuhugasan na namin. Tapos ilalagay na ulit namin sa panibagong batsa na may tubig for final washing. Pero hindi namin usually nilalagyan ng water yan. Ng sabon. Bakit? Kasi once na may sabon yan, lalo na kapag mabulang sabon, although may mga sabon pa rin na hindi bumubula. Pero kapag nilagay mo kasi ng sabon yan, usually matagal pang matanggal yung sabon eh. Baka dun pa magkaroon ng toxic yung medium mo eh dahil sa sabon instead of dahil sa microorganism. So after mo mahugas yan, kailangan mo lang ng brush or gumawa ka na lang ng brush, no? Kahoy, tapos yung mga lumang sponge mo, tapos itali mo na lang. Okay na yan. Tapos after mong malinis, patanggal mo lang yung agar or gulaman, ilagay mo sa plastic, no? Wag na wag mong ilalagay sa sink. Kasi once na nilagay mo siya sa sink, ang tendency niyan, pwedeng magbara yung sink mo. Magugulat ka bakit may nagsuswimming na mga kanin-kanin doon sa sink mo, di ba? So, medyo nakakapangit naman yun. Tsaka masakit sa ulo, no? Dagdag pa sa trabaho natin yun at the same time. Kaya, sa batsa lang, plastic, no? Doon nyo lang ilagay sa plastic na gagawin nyo. After nyo hugasan, matanggal yung mga nakakapit na gulaman sa medium ninyo, sa bote, transfer mo na ulit sa panibagong batsa na may tubig and then hugas na lang. Tapos, make sure lang na pati yung takip, hugasan nyo na lang din, no? Kasi minsan, nilalagyan din natin ng code yan eh. So, tanggalin nyo na lang din yung mga scotch tapes. Okay? So, after nyan, okay na yan. Pwede na namin siyang gawin or pwede na namin siyang gamitin for media sterilization or media preparation. So, ganun lang yung ginagawa namin, guys, for the washing of bottles. Hindi na kailangan i-decontaminate pa kasi for us, since 2013 na nakapag-kanda kami ng alternative laboratory, nagulat din ako. Kasi, bakit nga naman ini-sterilize ulit or dini-decontaminate muna? Eh, redundant na siya kung tutuusin. Kasi gagamitin mo rin ulit yung bote, i-sterilize mo ulit naman eh. For that desired amount of time eh. No? So, still, for me, redundant siya. So far, makikita nyo rin naman yung result namin sa Harvest Agribusiness Corporation Laboratory na lahat ng ginagawa namin dun is more on alternative. No? Kaya, so far, so good. Hindi kami nagde-decontaminate. Kasi number one, dagdag yan sa oras nyo. Pangalawa, dagdag yan sa gastos sa gas, sa oras ng nagtatrabaho, sa laboratory. So pangatlo, sayang din sa productivity instead na nag-media preparation pa, dagdag pa yung oras ng pagdi-decontaminate eh. So sayang din naman kasi guys. Okay? So yun lang guys. The views and opinions expressed by the host do not reflect that of the store and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guest do not reflect that of the host, the show, the store, and the network. Tonight with Dom Abunda, Abundance! Good evening! Ngayon, magtatanong tayo kay Sir Dom, ano ba ang mga problema pag maglilinis ka ng mga contaminated na bote? Sisimulan natin yan ngayon! Sir Dom, maraming nagtatanong sa social media. Delikado ba pag maglilinis ka gamit inyong bare hands sa pag-decontaminate ng mga bote na hindi in-sterilize? Good question, Tito Dom Abunda. Actually, hindi naman siya totally harmful eh. Pwede ka naman mag-gloves para hindi naman totally delikado na baka ang concern mo or ang worry mo kumontak yung mga microorganisms or mga microbial spores sa balat mo. So far, hindi naman siya makate.
sa una, siguro baka magkaroon ka ng encounter na ganun, pero hindi naman siya magkakaroon ng problem or hindi ka naman magkakaroon ng skin disease, no? After nun, maligo ka lang or maghugas ka lang ng kamay, wala naman problema dun eh. Hindi naman kami nagkakaroon ng problem with regards dun sa paglilinis lang ng bote, no? Kung hindi mo siya i-decontaminate. Delikado ba sa kalikasan yan? Tito Dom, actually, since fertilizer medium siya, no? Gawa rin siya sa fertilizer, meron siyang macro, micro elements, even trace elements and some additives. Medyo nangasim lang siya ng konti. Ang kadalasan na ginagawa namin, nagbubungkal lang kami ng lupa at dun na lang namin inilalagay. Kesa inilalagay mismo namin sa sink, pwedeng mag-clog din kasi or bumara dun sa sink eh. Kaya ang ginagawa na lang namin, lagay namin dun sa lupa, then magiging pataba na rin siya. So at least nakatulong tayo sa environment, hindi siya delikado sa kalikasan. Sir Dom, pwede bang gamitin pa ang lumang mga agar? Kung ang tinutukoy nyo, Tito Dom, regarding sa pag-reuse ng mga gulaman, kung inireflask mo na yung halaman sa panibagong bote, ay yung lumang bote eh, kailangan pang taniman or i-sterilize lang. Actually for me, hindi na eh. Wag na. I-dispose mo na kung sakali. Kasi either nagkaroon na ng changes sa pH, sa nutrients niya, medyo bumababa rin yung compositions. Kaya masasabi natin na wag na. Gumawa ka na lang ng panibago. Ikaapat na tanong, Sir Dom. Nakakalagas ba yan ng buhok? Nakakalagas ng buhok? Hindi ko alam, Tito Boy. Pero meron pa naman akong buhok, saka hindi ko siya sinubukang gamitin sa buhok ko. Ang huling tanong ko, Sir Dom. Venus flytrap o ako? Siyempre, Tito Boy! Venus flytrap! So, yun lang guys. If you have any concerns or questions, medyo matagal lang din kami mag-reply no, sa Feed Me at Tissue Culture Venus flytrap page namin or sa mismong Plantito Dom Galimba Instagram namin. Pero still, magre-reply kami. Or if you have any concerns or requests for plant tissue culture, tapusin na muna natin itong sterilization process or yung pinaka-basic bago tayo pumirmi naman sa tissue culture. No? Dadandahanin natin yan kasi medyo advanced na yung mga nire-request ninyong tissue culture of aglonema or monsteras, no? Yung mga delistrosa. Thai constellation, philodendron. Although madali na lang naman din siya, pero syempre dadahan-dahanin natin for the basic information muna. Doon muna tayo sa basic, no? So, yun lang guys. Happy growing.